Mga kababayan, nagdeklara ako ng state of emergency dahil sa maliwanag at kasalukuyang banta sa Republika na atin na pag-alaman at napigil. Matapos magdeklara ng state of emergency ang Pangulong Arroyo dahil sa Munoy Tangkang kudeta, agad ubaksyon ang PNP laban sa ilang media outlets at personalidad na sinasanggot sa umunoy sa buwatan. Nasa kampo krami si Vic Lima para sa pinakahuling pagyayari. Vic. Pabalikan po natin ang ating kasamang si Vic Lima. Maya-maya, samantala umalma ang mga miyembro ng minorya sa Kamara sa aksyon ngayon ng administrasyon. At sa gitna ng sinagawa nilang press conference kanina, naaktuhan po ang mismong tangkang pagdakip kay Bayan Muna Party Leader Representative sa Turo Campo. Nagpapatrol si Lisa Ray. Mga kababayan, nagdeklara ako ng state of emergency dahil sa maliwanag at kasalukuyang banta sa Republika. Matapos ang pahayag ng Pangulo, sabay-sabay na ang naging banat laban sa state of emergency. Palaban pa rin ang minorya ng mababang kapulungan. Hindi ininda ang seguridad at sabay-sabay kinundina ang anilay pagbalik ng martial law sa bansa. Napaka-OA ng kanilang reaksyon. Rally at mapayapang pagkilos protesta lang merong kahapon. Para itago ang katotohanan, pinatay ang demokrasya. Matapos ang press conference ng minorya sa Zulu Hotel, nagulantang na lang ang lahat. Stop sila ng bayan muna. Habang nag-i-interview pa kami sa loob ng hotel na ito matapos ng press conference ng minorya, ay tinangka na rin palang isama ng ilang elemento ng PNP-CIDG, si Party List Representative Satur Ocampo. Ilang photographer ang nakakita at nakunan mismo ang nangyari. Lumabas na sila kasa tour for another press conference. Biglang hinarangan ang sasakyan na nitong second car. Tapos, si Casa Tour nakalagpas pero hinabol sila doon. Pero ang nahuli dito ang dalawa. Ngayon, according to Casa Tour, bago lang, hindi sila nahuli, nakalagpas sila sa humahabol sa kanila. Base sa impormasyong aming nakalap, mas minabuti ng kongresista na umiwas na lang muna magpakita sa publiko. Ipinagtanggol naman ng Malacanang ang state of emergency. Sa maliwanag na banta laban sa gobyerno, kailangan daw ipagtanggol ng pamahalaan ang sarili. Ito ay pinaliwanag na ni General Senga. Eh siya mismo hinihikayat na kumontra sa gobyerno. Ano pang gusto nating pruweba? Lisa Reyes, Patrol ng Pilipino. Matapos magdeklara ng state of emergency ang Pangulong Arroyo dahil sa umano'y tangkang kudeta, agad umaksyon ang PNP laban sa media outlet at personalidad na isinasangkot sa umano'y sa buwatan. Nagpapatrol si Vic Lima. Ayon kay PNP Chief Arturo Lumibao, marami pang personalidad ang kabilang sa listahan ang kanilang mga aarestuhin. But some people responsible for it are still out there. As a consequence, the President of the Republic has declared a state of national emergency. To contain this clear and present threat, General Order No. 5 empowers the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to immediately carry out necessary and appropriate actions. Naniniwala ang PNP na hindi pag-abuso ang kanilang naging aksyon laban sa mga sangkot sa umano'y pag-alsa. With this clear mandate from General Order No. 5, we will carry out appropriate actions and security measures to prevent an escalation of the situation. Inakusahan, naturang pahayagan ng pagkikipagsabwatan sa ilang kilalang tao para umano'y pabagsakin ng gobyerno mula pa noong taong 2004. Sinabi ni Lumibao na ito'y isang patunay lamang na isa silang clear and present danger. Yeah, we have temporarily taken over the Daily Tribune and we will recommend that the government will direct the operations of Daily Tribune. Bubuo ang PNP ng lupon na siyang mag-aaral hinggil sa mga sinusulat ng nasabing pahayagan. Matapos ang Daily Tribune, inaresto ng PNP ang ilang kilalang tao na isinasangkot sa conspiracy. Kabilang dito si Anak Pawis Representative Crispin Beltran at dating Police General Ramon Montaño. Warrantless arrest. Baka marami pang mangyayari. Maraming salamat, Vic Lima. Samantala, matapos namang pasukin na mga nagpakilalang ahente ng PNP-CIDG ang tanggapan naman ng pahayagang Daily Tribune, nanatili ang ilang pulis sa labas po ng gusali nito sa TM Calao, Maynila. At naroon pa rin ang ating kasamang si Cecil Lardizabal. Cecil.
Yes, Henry, patuloy pa rin ang operasyon ng The Daily Tribune. Ito ay sa kabila ng kahit na may tatlong pulis na nagbabantay mula pa kanina madaling araw. Ito mga pulis ay taga Camp Crame. Nandito sila sa labas ng opisina o labas ng opisina ng Daily Tribune sa 8th at 9th floor ng GLC building dito sa Maytm Calao, Manila. Nauna rito, pinasok ng mga taga CIDG at Manila Police ang opisina ng Tribune kaninang madaling araw. Nagtungo rin sila sa printing press na nirerentahan ng Tribune at Abante para kumuha ng kopya ng edisyon ng dyaryo para sa araw na ito. Ito ay dahil sa aligasyon na pwede itong pagmulan ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Pero pagpasok kanina ng editor-in-chief at publisher ng Tribune na si Ninias Cacho Olivares, bit-bit na niya ang abogadong si Rene Sagisag sa kahinarap ang tatlong pulis. Giit naman ng mga pulis, nandito lang sila sa Tribune office para magbantay habang inaalam ng CIDG kung may sapat nga bang basihan para arestuhin o imbitahan para sa kaukulang pagtatanong itong si Olivares. Buwelta naman ni Olivares, kakalabanin niya ang aksyon ng gobyerno. Hindi rin niya umano papahintulutan na kontrolin ng gobyerno ang kanyang pahayagan. Samantala, kinundin na naman ni Attorney Rene Sagisag ang umano'y pag-iral ng alam martial law na eksena sa bansa. I'll be damned if I let them control me. No way. So they either stop me from, they close it down because we're going to publish. Now, if they insist on are not publishing or publishing something that they want us to publish, then I'm going to fight it. So I want to see how good Lumibao can be as editor-in-chief. That is what taking over means. Wala na decision sa Tribune. You check Tribune now. I told them, when we were discussing it, I told them, nakikialam ba kayo dun sa mga reports nila? Sabi niya, no sir. Sabi ko, huwag na kayong makialam. That was the decision reached this morning. Sa kabila ng deklarasyon ng PNP na kukontroli na nga nito ang operasyon ng The Daily Tribune, sinabi naman itong si Mike Defensor, katulad ng nakita natin kanina, na walang plano ang gobyerno na ihinto ang operasyon o kaya'y mag-take control dito sa operasyon ng The Daily Tribune. Samantala, Henry, ngayon ay kahit medyo may konting tensyon dito sa opisina ng The Daily Tribune, makikita naman natin sa aking background na abalang-abala pa rin ang mga empleyado ng The Daily Tribune. As a matter of fact, mamayang mga alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ay ilalabas na ang draft ng edisyon ng dyaryong ilalabas bukas ng Tribune. At ayon nga dito kay Olivares, ang kanilang magiging headline ay tungkol doon sa raid na naganap kaninang madaling araw. Henry. Maraming salamat, Ceci Lardizabal.